Hello guys! Welcome back to my channel. And para sa mga bago sa channel ko, ako po si Marky Alonzo. Please consider subscribing in my channel at marami pa kayong videos na mapapanood na posibleng may matutunan o matawa kayo. Thank you in advance for subscribing. Our video for today is about pattern or padron making para gawing damit ng poon. Yes! Kung mahilig kang magpuon, kung mahilig ka sa puon, meron kang puon or nagpaplano kang magpuon, at gusto mong matutunan kung paano magbihis ng puon, this video is perfect for you. Ituturo ko step by step later kung paano ako gumagawa ng pattern sa Regalia. So sa ngayon, kung meron kang friends na sa palagay mo may matutunan din sa video na to, please share this video. And sabihin mo sa kanila mag-subscribe na din. So guys, ito ang model natin today. Isang tabletop. Gagawin ko at ituturo ko sa inyo kung paano ako gumagawa ng pattern kay Regalia. Yung pinaka-basic lang. So kung feeling nyo, maalam na kayo, you could still stay in this video. Malay nyo, may mga matutunan pa kayo. Para sa mga gustong matuto dyan, pwede rin kayong mag-notes. Wala nang problema ron as long as makakatulong sa inyo yon, or pwede nyo rin akong sabayan. Paano nyo ako masasabayan? Ito yung mga gamit. Medida, sharpener, pencil, eraser, scissors, ruler, and manila paper. Or kung ano man ang tawag nyo dyan. Basta manila paper ang tawag ko dyan. Okay, saka scotch tape, and better kung nasa dispenser siya. Para mas madali sa'yo mamaya. Okay? And, of course, yung tabletop natin. Okay guys, let's start. So, wala akong mapatungan. Pinatungan ko yung books ko. Okay, ito ay isang dolorosa na tabletop. So, ang gagawin natin, gagawa muna natin ng palda, ng blouse, ng sleeves, at saka huli yung kapa. So, para magawa natin ang palda ng maluwag, ispread natin ang kanyang arms, and sukatin natin yung length from sa kanyang waist hanggang sa may more or less baba nitong base. So, ayan siya. 9 inches. And then, kunin natin yung size ng waist niya. It's 6.5. Ayan. Kanina, ginupit ko na yung manila paper kasi nga masyadong malaki para hindi na tayo mahassle. Okay. Ginagupit ko na ng ganito kaliit. Tinansya ko para sa size ng palda, i-fold nyo siya into two, and please pantayin nyo yung mga edges. Ayan. Etong pinaka-top ng corner na to, i-fold nyo ng maliit. Ganyan. Kasi ilalagay natin siya dito. Okay? Ngayon, ang kukunin natin ay 9 inches na haba ng palda. From waist hanggang, nainis ako sa langaw. Oh, no! From waist hanggang dito sa may base. So, sulatan natin. So guys, sa pagsukat sa kanya, di ba nag-fold tayo kanina? So, simula doon yung bilang niya. Okay? Simula doon yung 1, so hanggang 9. So, ito na yung pinakamagiging haba niya. From 1 to 9. Ito kung saan yung naka-fold sa gitna, ha? Ayan. Okay? And then ngayon, tatansyahin nyo na lang siya. Since wala siyang bastidor, guys, so, kailangan nyo na lang siyang tansyahin yung pinaka-fold na gusto nyo sa kanya. Circumference nung kanyang palda. Ayan. From here. Tandaan nyo guys, lagi nasa middle ng body. Ayan. Tapos ngayon, ang ginagawa ko, pinufold ko na lang siya dito. Nakita nyo? So, may po-fold nyo siya sa may pinakalaylayan. Okay? Tapos, isunod nyo na lang hanggang dito sa may taas. Ayan. So, eto na yung pinakaano ng palda niya. Pinaka lapad. Okay, ikat ko lang. So, since nakuha na natin yung pinaka lapad ng palda, yung pinaka magiging circumference niya, at if inold ko kanina, i-ruler nyo na lang guys. Kasi ako, medyo madalas ko na siyang ginagawa, hindi na ako nagro-ruler kadalasan. Tulusundan ko na lang yung fold, pero since basic nga itong ginagawa natin, ayan, i-ruler nyo na lang siya para meron kayong susundan, okay? Tapos, yung from here, ito yung pinaka number 9 na bilang natin.
gumawa ka ng imaginary na pabilog siya. Okay, mula dito, gumuhit ng ganyan. And then medyo bilugin mo hanggang sa may pinaka-edge. Kasi diba ganyan naman ang shape ng palda? Ayan. Bilugin mo siya hanggang sa may pinaka, hanggang sa may pinaka-edge. And then, so ayan na siya guys. Nai-imagine nyo na siya. Dito sa may side na to. So kung ipo-fold nyo siya, ganyan ang magiging itsura niya. Ayan, nai-imagine nyo na. Okay? So, para makuha naman natin sa may bewang, madali lang. Susundan nyo lang yung pinaka-waistline. Ayan. Drawingan nyo na siya ng lapis. So, ito na yung drawing natin na lapis. Iganto nyo na lang siya. Ipa-shape nyo na lang na ganyan. Parang yung shape nitong baba. Okay? Kasi ang palda ay mabibilog yung mga edges. Kasi nga, pabilog siya. Huwag nyo tulisan. Imagine nyo yung bewang. So, hindi siya diretsong diretso. So, eto na siya guys. Eto na yung pinakamagiging palda niya. Ngayon, ayan yung guntingin ko muna siya. So guys, yung sa may lapis na to, well, pag inunting nyo siya, pakimpantay na ha. Ayan. Kasi gumagawa lang naman tayo ng pinaka-marker eh. Yung pinaka-palatandaan natin sa kanya. Tapos usually, pag gantong nagbubuo pa lang ako ng ganito, hindi ko siya kinakat na definite. Hindi ko siya sinusukatan na yung parang gusto ko ng sukat niya talaga. So, lagi ako naglalagay ng allowance. So, sa inyo, I suggest, lagi rin kayong maglagay ng allowance. Mas mainam na medyo maluwag kesa yung sobrang sikip. So, ayan ang magiging palda niya. Ayan. From waist hanggang dito sa may pinaka. Ano tawag dito? Sorry. Agad sa may pinaka-base niya. So, ayan guys. Okay? So, ngayon, gawa tayo ng panglikod niya. Usually, pag debastidor ang damit ng Poon, ito lang ang ginagawa ko. Pero, since hindi siya debastidor, so gagawa natin siya ng likod. So, ganito siya gawin guys. Kumuha ulit kayo nung same size nung kanina, yung tensya nyo, kakasya sa palda. Kagaya nitong isa. Ayan. Okay, gagawa tayo ng likod niya. Bali, itong pinakapalda niya na to, guys. Baliktarin nyo lang. Ayan, ganito lang ang ginagawa ko. Pinabaliktad ko lang siya. Itupin nyo lang siya ng pabaliktad. Pagkatapos, ayan, ipatong nyo siya dito. Nakabaliktad na yung palda, ipatong siya dito and then kunin nyo yung sukat gaya nito. So, i-ruler nyo kasi hindi na siya naka-fold. Kanina, yung pangharap naka-fold siya, kaya madaling sundan. This time, hindi na kayo magkamali. Ayan, ruler nyo na lang siya. Burahin natin yung mga lagpas-lagpas para hindi malito sa pagbura. Okay? So ngayon guys, itong panglikod, gupitin na natin siya. Dahil binakat siya, gupitin nyo siya sa inner nung lapis. Yung sa bandang loob, huwag sa labas kasi lalaki yung pattern. So, gupitin nyo siya na ganito. Ayan. Kung saan yung guhit ng lapis, sa loob kayo gumupit para hindi lumaki yung pattern nyo. Diba? Habang bakat ng bakat, palaki ng palaki yung pinaka main na pattern. So, para hindi mangyaring lumaki siya, kailangan nyo siyang gupitin sa loob.
ito na yung panglikod niya. Ito yung kaninang pangharap, di ba? Binaligtad natin. Anyway, masulatan niya ng lapis para hindi kayo malito. Lagyan natin siya ng F. F means front. Ayan, ito yung pinaka-front niya. Ito yung back na ginawa natin. Pagtataklubin nyo lang siyang ganyan. Ayan. Okay, tapos lagyan natin ng tape. Yan ang advantage pagka tape dispenser ang gamit nyo. So guys, eto na siya. Eto, ayan. Eto yung harap. Eto yung likod. So ngayon, ang plano ko, ayoko nang may tahi sa gilid. What do I mean by that? Wait. Hayaan nyo akong tapusin munang mag-tape nito. And then guys, itong pinakalikod, eto yung pinakalikod niya. Diba, eto yung harap. F. Eto yung likod. Hinahati ko to sa gitna. Ayan o, may fold naman eh. Susundin nyo lang yung fold niya. Kasi ito yung magmi-meet sa likod para tahiin natin kapag ibibihis na yung damit ng poon. Ayan. So, ganito na ngayon ang itsura niya. Ayan ang itsura niya. So, pag ibinihis mo siya sa poon, ayan. Ganyan ang pinaka buka niya. Pero, kung tinignan nyo yung likod nito guys, naka-overlap siya. Ayan. That is intended, okay? For necessary adjustments. Ano yung necessary adjustments na sinasabi ko? So, kadalasan, kapag ganito, tingnan ko pa nga ng tape. Sorry ah. Ang hirap pala ng nagde-demo. Sanay akong ginagawa ito ng mabilis lang at saka tahimik lang. Ngayon, dakdak ako ng dakdak. So, but I hope natututo kayo. Okay? So, ngayon guys, ayan, magtupi ka lang dito. Magtupi ka muna. Huwag mo muna gugupitin, ha? Ito yung pinaka-opening sa likod, diba? Magtupi ka muna. And then ngayon, try natin siyang ikabit sa poon kung mag-aabot na ba siya. So, hindi pa siya mag-aabot. Bakit ganito yung ginawa ko? Kasi dito ko makikita yung gusto kong buka lang ng palda niya. Ayoko ng palda kasi nabukang buka. So, kadalasan sa ganyan, ganitong klase yung tupi. Susundin nyo lang yung flow ng palda, okay? Hanggang makuha nyo yung pinakagusto nyong laki at saka buka ng palda. Ayan. So, guguntingin ko na siya. Alam nyo kadalasan pag gumagawa ako ng padron, dahil majority talaga ng mga poon, except sa mga pangsimbahan, ang ginagawa ko, sinasabihan ko sila na dalhin yung poon sa bahay. Kasi ito yung pinaka-comfortable na place sa akin, makakilos ako ng maayos, magagawa ko siya, especially kapag nasa mood ako, o kapag ka-inspired ako. So more or less, maganda yung kalalabasan. Hindi ako comfortable na place, o kaya suddenly natap ako, oh, gawin mo ito na sukat. Tapos wala man ako sa mood. Ayun. Ayun. So, sa akin, kadalasan, nire-require ko na dalhin sa bahay. Kasi, doon ako makakapag-perform ng maayos. Doon ko siya magagawa ng matino. Ilalagyan ko muna ng tape, ha? Huwag nyo muna i-judge. Huwag nyo muna ako awayin.
Lalagyan mo muna siya ng tape. Tingnan natin yung harapan niya kung okay na siya. So since dolorosa to, so naka-cape ito guys. So hindi na makikita yung pinakalikod niya. So pagkadalasan, wala nang design ang likod niyan. Okay, kasi sayang dahil ang lalaki ng kapa ng dolorosa, di ba? Ayan. So what do I mean hati sa gilid? So ito na yung pinaka nagawa kong padron sa kanya. Tadaan! Okay. Kadalasan sa ganyan, kadalasan sa mga Poon, nakikita nyo may tahi dito sa gilid kasi pinagkonekta yung dalawang tela. Gets nyo? Yung frontal na, yung front na palda at saka yung palda sa likod, magkaiba siya ng padron kasi hinati siya. So sa akin, ang gagawin ko ngayon, isang buong tela siya hanggang dito sa likod. Ito lang yung pinakabukas para sa tahian. Kaya ganyan yung ginawa ko. Okay? So, applicable din to para sa life size kung gagawa kayo. Pero kadalasan kasi dahil life size, hindi kasi yung tela, kadalasan may hati sa gitna. Pero sa mga tabletop na gawa, nagawa namin, na ginagawa ko, ngayon, ang ginagawa ko sa kanya, dati naghahati rin pala ako sa gilid. Ngayon, ang ginagawa ko sa kanya, binubuo ko na siya. So, yung mga imperfections niya, kagaya ng uka nito sa likod, ayan, kagaya nitong gilid na to, na nakapaganon siya, oh, na supposed to be smooth lang, ituturo ko sa inyo kung paano siya gagawin. So, this one is a bit matrabaho, but it will all worth it. Kasi, tingnan nyo, oh, hindi sobrang lapad ng buka ng palda niya. Pagkatapos, wala siyang magiging tahi sa may pinakagilid. So, ang mangyayari sa kanya, ang tahi lang niya nasa likod para sa pagtatahi, para sa pagbibihis. So, ganito ko siya gagawin. Tanggalin natin ulit. So, ito yung pinaka-isang buo niya. Ayan, i-fold nyo siya sa gitna. And then, kukuha ulit kayo ng bagong Manila paper. So, lagi nyo tatandaan yung mga edges dapat magkakapantay. Especially, ito. Dahil ito lang naman ang basihan natin dyan eh, para sa pagiging pantay niya eh. Yung portion na yan. So, pantayin nyo talaga siya, ha? So, ngayon, itong nagawa natin, tanggalin muna natin siya ng tape. So, sa ngayon guys, itong nagawa natin na palda na to, ganun pa rin gagawin natin. I-pattern natin siya dito. Maglagay kayo ng allowance dito sa may pinakataas niya. Dito sa may part kasi didiretsuhin natin yan mamaya. Eto guys. So kapag ka ginuhita nyo yan, idiretso nyo na. Kasi di ba may uka to? Ito sa may pinakalikod. Kaya idiretso nyo na. Imagine nyo na siya as buo. And then, ayan. Kunin nyo yung ruler nyo. Dapat sa pattern palang ginaganda na. Ayan. Basta itong pinakagilid na to, siguraduhin yung magkapatong sila ng pantay, ha? Para hindi kayo magkamali. So ngayon, ito, kunin nyo ulit yung pinakababa niya. Tapos ito yung pinakadulo niya. Gumawa kayo ng half circle dyan. Or more or less, naka-curve. Okay? Dahil meron nga dyan ganyan, bubuin nyo na siya. Alam nyo guys, everything about pattern making, especially sa damit ng Poon, dapat lagi kayong may allowance. Kasi hindi pwedeng precise unang cut pa lang, unang guhit mo pa lang, precise na kagad siya. Mars! Dahil ang ating mga kamay ay hindi naman tayo mga ruler, hindi naman tayo mga kung ano mang ginagamit na equipment para makakuha ng eksaktong sukat kagad. Okay? So, ito na siya. Nabuo na natin siya. From here, natagpi-tagpi pa na pinagdikit-dikit lang, ngayon, isa na siyang buo. Okay, ngayon, ikat na natin siya. Alam ko may hirapan ako dito eh, kasi walang nag-a-assist sa akin, kaabot ng mga kailangan, may mga camera sa harapan.
Pero ilalaban natin to. Bakit ba naman hindi, di ba? Kung makakapagturo ba naman ako eh. Aww. Kasi na-inspire ako magturo dahil sa mga batang nag-PPM sa akin. Doon sa may page, sa Instagram. Ina-idolize daw nila yung Regalia, yung mga they look up Regalia na sana daw one day na makapagpagawa sila or one day maging kasing galing sila ng Regalia. Sabi ko, wow, alam mo yun, ang sarap turuan ng mga ganong tao. I understand kasi nung dati, nung bata ako, wala rin naman akong means pa na para gawin tong mga bagay na to, especially sa pagpupoon. Alam nyo yun guys, mahilig talaga ako sa poon ever since. Simula nung bata ako. Tapos, hanggang, ayun nga, umabot na ako sa nagbibihis ng poon. Tapos, ay sorry, kadadakda ko. Guys, gupitin nyo pa rin siya sa pinaka-inner na ano ha, naguhit ng lapis, yung kaninang sinabi ko sa inyo. Kasi lalaki yung pattern nyo. Pag inupit nyo siya sa loob, huwag sa labas, okay? Dahil lalaki ang pattern. So ayun, so na-inspire ako na magturo kung ano yung mga bagay na alam ko. At least may mga taong matututo dahil sa pagtuturo, di ba? Lahat tayo natuto dahil tinuruan lang din tayo. Tada! Ito na siya guys, isang buo na siya. Okay? So ayun ang sinasabi ko. Dito, ayan, isang buo na siya. Sorry, naka-fold to eh. Yung Manila paper kasi ganyan yung fold eh. Ito lagi kalaban ko dyan pag nagpapadroon ako eh. Kadalasan, natatapat pa sa may pinakalaylayan ng palda. Ayan guys. Oh. Tadaan! Hindi ba? Pag tumagilid yan, isang diretso yan. Walang tahi yan. Itong cut na itong ginagawa ko na to, well, basic pa rin naman to guys. So, huwag nyo isipin na ginagawa ko mahirap ang mga bagay-bagay. Guys, okay lang mag-overlap sa likod ha. Dahil ako, nagtatahi ako. Nagre-ribbon ako ng likod kapag debastidor. Kapag debastidor, hindi ako naglalagay ng tela sa likod. Okay? So sa mga nagawan ko ng debastidor dyan, alam nila na ang likod nun nakatali lang. Kasi to give way para dun sa mga boom-boom or bomba na hindi mag-bounce dun sa may pinakatela dahil sumikip siya dun sa may pinakabastidor niya. Gets niyo ba ako? At least kapag wala siyang tela sa may likod, yung mga bomba niya, yung mga boom-boom niya, pwedeng pumasok doon sa mga pagitan ng bastidor. Ito, ginagawa ko tong cut na to para sa mga puon na hindi debastidor, saka sa mga halimbawa, Immaculada Conception, sa mga puon na yung kapa niya, bitin yung mga kapa niya, kakapiraso lang, lalo pag yung mga puon ang gusto ng mga may-ari, yung may design hanggang likod. So, ganito yung ginagawa ko. Diyan na nga natin ang tape. O sabihin nyo may chismis. Chismis nyo pa ako na may chismis. Ayan. So guys, gets nyo yung point ko kung bakit kanina ang dami-dami kong ginawang cut-cut. So ang main reason nun ay para walang luktungan sa gilid. So ayan. So guys, sa ngayon, gawa naman natin siya ng blouse. Okay, kanina itong scratch na ginawa nyo na yan, sirain nyo na yan, okay? Hindi nyo nakakailanganin yan. Magtipid tayo sa papel at maraming puno ang nagdudusa para lang makapag-produce tayo ng papel. So ayan, kakat ko ulit into two. So ayan, hatiin lang ulit sa gitna. Guys, lagi tayo sa gitna lang ha. Lagi yung mid ng pawn at saka lagi yung gitna ng papel ang ating kailangan. Okay, sa pagpapadron. So dahil wala siyang ulo guys, well, may-imagine nyo naman yan eh. May-imagine nyo naman na eto yung leg niyan. Ayan na yung leg niyan. Tapos eto na yung pinaka-ulo niya. Okay? So, kadalasan sa ganito, do-drawing ako na yan ng... Guys, normal sa akin itong ganito ginagawa ko. Okay? Okay na naman ako ng okay, sorry. Kaya normal na sa akin ito. Ganyan. Tapos,
nagguhit ako rito. Hindi, sabi ko nga sa inyo, hindi absolute kaagad ang guhit. Ang kailangan nyo lang dito, guide. Kumbaga yung more or less. Mali ginagawa ko. Tapos, yung dito, habaan natin siya, ilagay natin hanggang dito. Okay? Kasi pag tinukoy dito yan, huwag mo mukhang maiksi yung blouse niya. O habaan pa natin. Pwede, madaling magbawas, kaya sabitin. Mangyari niyan, magduduktong-duktong ang papel mo. Okay, diretso mo yan, tapos idiretso mo to. So, ganyan ang kinalabasan. Lilinawan natin. So, linawan na natin siya. Kumbaga, ipa-finalize nyo yung mga ginawa ng guhit. Nilagay ko siya sa mga marks na ginawa ko kanina. And then, ngayon gupitin natin. Okay lang na outside dun sa lapis. Kasi nga, diba, nag-a-adjust pa tayo. So, wala pa tayo sa absolute. Huwag kayong mabother kung piling nyo nagkakamali kayo. Guys, lahat ng bagay natututunan. Okay? Lahat ng bagay hindi kailangan minamadali. Eh di kung nagkamali kayo, eh di ulitin yung pattern. Ganun ba kahirap yun? So para hindi messy, para hindi dugyot tignan at natatawag tayong dugyot ng mga kalinis-linisan. Magbura tayo ng mga ganito. Yan. Pero pag sa akin, sa normal na trabaho ko, hindi ko na nililinis ng ganyan. Eh. Medyo mag-ingat lang tayo sa mga kritiko at medyo marami sila. So, ayan guys. Okay? Ilagay na natin siya dito. And seemingly okay naman. Mukha bang maliit yung blouse sa palda niya? So, tingnan natin later, okay? Kung maliit, magduktong. Kung malaki, magbawas. So, dito yan eh. Dito yan sa may pinaka gilid niyan. Diyan yan papasok. Saka natin ilalagay sa ganyan. Yung kilikili niya, ang haba ng buhok ko, sorry. Yung kilikili niya, sakto lang din yung luwag na to para sa akin. Okay, ngayon, gumawa tayo ng likod. So, eto na yan guys. Babakatin lang natin, pero hindi bakat na bakat, kagaya nung sa may palda kanina. Sa may palda kanina, nakabaliktad lang, pero bakat na bakat. Ito, maglalagay tayo ng mga pasobrang tela sa likod. Look! Siyempre, ang ating mga batok, okay, hindi naman kailangan ng malalim na cut yan. So, medyo, maglagay ka na dyan ng allowance, okay? And then, idiretso muna. Idiretso muna dito sa sleeves. Pagdating sa kilikili, maglagay ka ng allowance. Huwag mo ukain na kagaya na sa may kilikili. Kasi magmumukhang uko ang likod niyan. Ayan. Guhit. Guhit. So, ganitong itsura niya. May pasobra para sa batok, may pasobra para sa likod ng damit. Okay? So, ikat na natin. So, yan guys. Ganyan ang kalalabasan niyan. Ito yung likod ng blouse. Ito yung pinakaharapan. At saka natin siya i-tape. Okay? I-tape natin yung mga gilid-gilid. Okay guys, eto na ang itsura niya. Mukha na siyang tube. Pero gupitin natin yung likod. Parang yun sa may palda. So para, eto yung pinaka magiging duktungan natin. So the same thing is true, kagaya kanina,
na kapag kadibastidor, hindi ako naglalagay ng damit sa likod. Especially yung mga damit, yung mga po may kapitan sa may pinakalikod mismo nila. Pagka may tela, wala na ko compromise. So ang ginagawa namin, nakatali lang din siya sa may likod, tali lang sa may likod, para hindi masyadong naapektuhan yung pinakasuksuka niya ng kung ano man yung metalworks niya, kung ano man po niyan. So this one, ay dahil nga nasa basic lang naman tayo, pero nag-explain ako para at least alam niyo yung difference ng ginagawa ko, no? So, ayan, ang pinaka damit niya. So, again, okay lang na nag-overlap ang likod kasi doon tayo mag-a-adjust kapag nagbibihis na. Okay? So, sa ngayon, lagyan na lang muna natin ng tape. Yung mga friend kong langaw nandito. Nakapasok sa kwarto ko. Paano ko ba itong may papakita? Paano ko ba may papakita sa inyo? Ayan. Yes! Dahil may mga pasobra sa likod, hindi na magtatagpo itong likod at saka itong harap. So hanapin nyo yung pinaka-curve kung saan kayo naglagay ng leeg kanina. Hindi pala naglagay ng leeg. Naglagay ng allowance sa leeg kanina. Ayan. Para maging maganda yung lapat niya kapag ibinis nyo yung poon. Well, hindi naman na makikita yung kadalasan. May buhok yan. May ano yan. Pero syempre, tinuturo ko sa inyo kung ano yung dapat. Okay? So, ayan guys. Lagyan na lang din natin siya ng tape sa likod para nakabinis na siya. Nanggigigil sa akin ng langaw. Saan niya ang langaw ko? Hindi tuloy ito sumakto. Wala naman itong langaw ko eh. Langaw pa. I think maliit yung leg ko. Tingnan nyo, naiipin doon sa may pinakapako. Lalakihan ko yung leg. Wait lang. Ito yung sinasabi ko sa inyo. Be ready para sa mga ganyang pagkakataon. Tingnan nyo, hindi ko ito na-realize kanina. Okay lang yun. So yung leg, maliit siya. Luwangan natin. Konting curve pa. Medyo vinik eh. Dapat gradual lang yung buko curve. Parang isang balantik na sanga. So yan. I think okay na to guys. So, ganun ulit. Basta itinuro ko sa inyo pagtagpuin nyo yung sa batok at saka yung sa leg, ha? Yung halawa sa inilagay nyo para sa batok, ha? Kasalita ako, di pala naka-record. So, ayun na siya, guys. So, hindi naman alangan yung laki ng damit sa palda niya. So, seemingly okay so far. So far, so good. So, ngayon, gawa naman natin siya ng sleeves. So, medyo sinigipan ko na itong blouse, pero hindi pa masyado. Normally, hindi ko siya sinisigipan sa pagpapadron pa lang. Ginagawa ko siya sa pagbibihis na. Basta, nakaalat na ako ng allowance doon. At alam ko na yun, pagka nagbihis ako, ito yung adjustment na gagawin ko. Since I'm making a tutorial, so pinapakita ko na sa inyo more or less kung ano yung itsura sa kalalabas niyo. Kunin nyo yung haba, maglagay kayo ng mga ganyang allowance hanggang dito sa kamay. Lagpas ng wrist ang ginagawa ko dahil wala nga itong kamay, lagpas ng wrist. Kadalasan hanggang dito sa may thumb ang ginagawa ko. So, nilalampasan ko siya. So, maglagay ako ng allowance dito, mga dalawang guhit. At sa gawin natin siyang 5, okay? And then, siguro yung luwang niya, 4.5. Ayan, mga ganyan ang luwang niya, 4.5. Okay guys? Wait. So, 5 inches ang nilagay natin na haba niya. So, ayan. So, 5 inches na siya. So, ito yung kukunin kong dulo. Okay, kadalasan yan, patusok ang ginagawa kong ganyan. So, ito kung 4.5. So, more or less, mga 2 inches yan. So, gawin lang natin 4 para hindi masyadong malaki. Okay, gawin ka lang ang diretsyong ganyan.
hanggang liliit yung dulo. Normally hindi ako nagbubura. Nagbubura ako para lang mas makita nyo yung ginagawa ko, okay? So yan siya. Ayan. Pero hindi tayo maglalagay ng ganyang tusok na tusok, okay? Para malambot siya tignan, maglagay ka ulit ng konti pang allowance. Tanggalin ulit natin to para hindi kayo malito. So more or less ganyan yung shape niya. Huwag niyong itutusok na masyadong tusok to kasi natitigasan ako sa ganun. Nakakatigas siya tignan. So okay na muna yung ganito. Again, hindi naman kailangan swak agad. Dapat laging may halawa. So ito na siya. Etong matulis na dulo, ipapasok natin siya dyan. Remember the allowance na ibinigay ko kanina? Okay, lalagyan ko lang ng tape. Ayan guys ha. Ito yung normal cut. Ayan, pinasok mo na siya. Tapos ngayon, lukutin mo to. Ipasok mo ganyan. Yan. Kasi pag binaluktot mo yan, kadalasan mapupunit. So para hindi siya mapunit, maglagay ka na dyan ng ano, ng allowance para sa fold na gagawin mo sa kanya. Asa guys, ganyan talaga pagka-papel. Pagka yan tela na, madali nang mapasunod yung mga yan. Papel kasi madulas, malambot. So guys, eto siya. Gagawa pa ako ng isa. Tapos, bago ko ilagay ng mas matino yung bihes. Pero at least okay na siya. Okay? Nakita natin. Gagawa pa ako ng isa. So, makikita nyo yung magiging kalalabasan niya. Meanwhile, ayan. Ayan na siya, guys. Gawa natin siya ng kapa. Pero since wala ang ulo, don't be scandalized, ha. Kailangan ko na lang gumawa ng paraan. Okay, so naisip ko itong kandila. At least meron lang tayo yung pinakakakapitan nung pinaka-belo. Ito, ang malaking Manila paper. Ayan guys, itupin nyo ulit sa gitna. Pantay ang mga dulo. Ayan. I-presume natin na ano siya, na naka-clasp yung kamay niya. Naka-ganyan, naka-ganyan. So, sinarado ko na siya. So, mula sa bunbunan guys, pagkatapos, padaanin nyo dito sa may braso dahil ganyan ang itsura ng Dolorosa hanggang sa may base. So, lumagpas ka sa palda, maglagay ka ng allowance. 15 and a half ang ilalagay ko. Ito, nakita nyo itong thumb ko sa baba. Ayan, 15 and a half. Okay? So, saan siyang part ng Manila paper? Yung part na yon, ito yung fold ha guys. Ito yung fold. So, yung 15 inches na yon dito. Ayan. 15 and a half. Kung di ako nagkakamali. Di ba guys? 15 and a half. 15 and a half. Ayan. So parang ito yung pinakaulo niya. Okay. Okay guys, para sa likod ng kapa. Ayan. Itulit sa may pinakabunbunan. Pagkatapos, gano'n siya kahaba. So maglalagay ako ng allowance. Gagawin ko siyang 17. Okay, 17. So ngayon, saan siyang part? Dito siya sa part na to. Ayan. Ito yung 17 natin. Tapos, ito yung 15. Ngayon guys, imi-meet natin siya. Pagkikitain natin silang dalawa. Yeah. Okay, so dito tayo sa pangalawang nagawa. Burahin natin to para hindi kayo malito. Okay, bali yan yung half.
yung pinakakalahati ng magiging kapal niya. So guys, sa ngayon, gugupitin ko na siya. Ayan, magupit tayo, kapantay ng lapis, dahil hindi naman ito binakat. Medyo mahirap at medyo malaki siya. Bali itong tape na to guys, medyo malaki siya kasi yung gantong cut, they call it half moon, ito ay mga pang 5 panel na mga puon. Yung mga puon na maraming alon yung likod. Panel ang tawag doon, so gantong cut yung ginagawa doon kung 5 yung gusto mo na panel. Since nasa basic pa lang naman tayo, ang gagawin natin ay 3 panels lang. So, paano natin gagawin 3? Ituturo ko sa inyo ang cut. And they call it cone-shaped na cut. But this time, look at the half moon. Ayan. Masyado siyang malaki, guys. Okay? So, para medyo lumiit siya, ayan. I-fold mo lang siya dito. Ayan, yung pinaka-half. Well, tansyahan lang. Ganun lang ginagawa. Kayo, kung gusto nyo, maglagay kayo ng measurement o ano sa palagay nyo yung magiging tama. Kung gusto nyo, magsukat kayo manually. But for me, this is what I do. Ito. Tatanggalin natin to. Ika-cut out natin to. Para ito na lang yung matira. Para maging cone shape siya. So, there. Okay. Gugutingin ko na, guys. So, guys, ganito na yung kinalabasan niya. Ayan. So, pag inilagay natin siya dito, ayan. Ganyan ang itsura niya. Ayan. Okay, so, nai-imagine nyo na ba siya? Isipin nyo, matambok na to dito. So, malapit na tayo. Pero, guys, please take note. Tingnan nyo itong dulo na to. Itong dulo na to, lagyan nyo siya ng tupi. Tupian nyo siya ng ganyan. Okay? Ayan. At saka nyo guntingin. Tinapyas. Ganyan ang kalalabasan niyan. So ngayon, dahil ganun ang kinalabasan niya, i-tape natin siya. Pagduktungin natin to. Pagduduktungin natin. So, gantong itsura niya. Sa actual, tinatahi na yan. Lalo kapag sa pagbibihis na. Pero sa ngayon, tape-tape na lang muna dahil gumagawa pa lang naman tayo ng padron. Okay? Damihan natin. Kadalasan napupunto sa pag-aano eh. Pagka sinusukat na eh. Yan guys. Kita niyo tsura niya? Oh. Ganyan. So kung paano ilapad ng ulo, more or less ganun lang din yung itapos nyo sa may dulo. Para paglagay natin sa kanya dito, nakahukob siya. Nakita niyo yung difference nung hindi pa natin ginugunting at saka yan. Okay. Now, lagyan muna natin ng thumbtacks. Before I forgot, yung mga dulo ng kapa ninyo, ito oh, yung mga matutulis na to, ayan, nakita ko siya ng ipitape ko na, hindi ko pala nagugupit. Etong dulo na to guys, yung magiging ano niya dito, gawin nyo siyang pabilog. Diba sobrang, diba matulis siya, patulis siya. Iwasan natin yung mga ganong patulis-tulis, pakanto-kanto. Nakakatigas siya tignan. Okay? So, ayun lang, kapiraso lang. Bilugin nyo lang na ganun. Ayan na. At least hindi na siya masyadong matulis. Hindi na siya magiging masyadong matulis tignan dito sa gilid. Yung dito sa gilid, di ba kadalasan mga nakikita nyo ang tutulis ng mga nandito? So, gawin mo siyang mabilog. Hindi na ako nagsasalita. Pagod na ako. Sorry.
One eternity later. So there guys, tapos na finally. And thank you for staying hanggang dito sa may dulo. I hope natuto talaga kayo. So guys, ayan na yung itsura niya. Hindi perfect, but more or less makikita nyo na yung figure ni Mother Dolorosa. Okay, since papel pa lang siya at saka scotch tape pa lang siya, medyo hindi pa siya ganun kaganda. Pero more or less, ganun yung process at ganito dapat gawin ang isang padron para sa isang imahen or sa specific na title ni Virgin Mary. So, here is our Mother Dolorosa sa padron na gawa ko. I hope talaga natuto kayo guys. Watch out for our next videos. Posibleng marami pa akong ituro sa inyo at saka i-share sa inyo. Okay guys, please share this video sa mga mahihilig din magpoon, sa mga kamarero at mga santerong kilala nyo, especially the young ones na talagang gustong-gustong matuto. Hindi ko ipagkakait sa kanila yung bagay na yan. So sa ngayon, dito na lang muna tayo guys. I hope okay lang kayo dyan. Stay safe and God bless everyone. And see you soon. Bye!